Ayan. Hello mga Cantrip. Good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So, shout out po sa lahat ng mga taga-subaybay natin at mga taga-suporta at papaulit-ulit na ano na bumabalik dito sa ating channel. At sa mga bago pa lang po at hindi pa nakapag-subscribe, ayan, pakiclick nyo na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga bagong i-upload na video. So, shout out kay Sir Erickson 2403 na ang tanong niya ay, Ma'am, totoo po ba na ang TMX 155 ay kapareho lang ng butas ng engine sprocket ng Raider 150? Okay, Raider 150. So, ito ang ating engine sprocket ng Raider 150. Yan, ito. TSR brand. Hindi ko na ipakita, may price yung ano. Yung packaging niya. Raider 150 TMX 155 butas ng engine sprocket. Ayan. So, magkaiba sila. Ayan. Sa lungat sa shaft. Dito. Pareho ng butas dito sa engine sprocket lock. E dito. Sa pagsalpak mo. Ayan o. Oh. Ayan. Magkasalungat sila. Sa TMX 155. O, diba? So, kung sa ano naman, sa TMX 125, ito din siya. Ito yung 125, ito yung pagkakaiba nila, oh, yung groove niyan. Makapal ang groove nitong pang 155 compared sa 125. So, ito yung ating pang ano, pang Raider. Okay, ayan. Pero ang butas, pero sa groove, magkaiba pa rin. Ayan siya. At saka, mayroong ano, mayroong nag-message or comment ba yun na ang kanyang motor ay Euro 125 at umorder daw siya online. Ang napili niya daw i-order ay pang Supremo. So yung i-order mo po ay pang Lifan or TMX 125 Alpha, CG 125, Rusi 125 or Lifan. Yun po yung mga kapareho ng pang Euro na engine sprocket. Ang rear sprocket naman ng Euro, ang kapareho niya po ay yung mga pang HD3X4, ganon. Hindi po pang TMX 155. Pero ito ang i-reveal ko po sa inyo. Na may mga ano po, may mga pyesa po minsan, halimbawa, sa Suzuki, pwede siya sa Kawasaki. Kawasaki, pwede siya sa Honda. Honda, pwede siya sa kung ano-ano brand ng ano ng motor. Meron kasi one time na customer na nakipagtalo sa akin, hindi siya maniwala kasi sabi niya, paano kakasya yan sa Kawasaki ko? Eh, ano yan, pang, ano ba yung pinaganuhan namin? Pang ibang model ba? So, ayan. Marami pong ganyan. Pinaka-example mo nito, ito i-reveal ko sa inyo. Take note nyo po. Yang maraming nahihirapan dito sa, ano eh, sa Raider J crossover na, ano, na front fork wheel seal. Maraming nahihirapan maghanap nyan kasi ina-expect ng lahat at ina-assume ng lahat na kapareho lang siya ng mga XRM Smash, mga ganon. So, hindi po siya. Ang kapareho po, take note, reveal, part secret reveal na yung mga crossover, Raider J crossover, kasi maraming nahihirapang maghanap niyang ano niyan. At sa mga online, hindi mo yan makikita. Kasi kung talagang packaging siya ng Suzuki Raider crossover, mahal siya, medyo mahal. Pero may karon siyang ka-counterpart, meron siyang ka-match or pwede sa kanya na same sukat na mura. Ano yon? Take note, Rusi 125 or TC 125. 3143, 10.5 or 10.3. Ayan siya. So, yun yung, ano, yun yung reveal natin. At yun yung pwede. Hindi itong pinag-usapan natin sa engine sprocket. So, malayo siya. Yung engine sprocket lock, yung butas niya, oo. Pero, paano yung sa gitna, sa shaft, diba? And then, isa pa na i-reveal ko. Yung pang Raider J naman, 115 FI. So, usually ang kapareho kasi niyan is pang Raider 150 din na FI. Hindi yung pang ano, pang Raider na hindi FI or yung mga pang Smash Shogun, hindi siya. Hindi 'yun ang kapareho niya. Kaya yung mga ano, yung mga FI na Raider, kapag FI na, iba yung rear sprocket niya. Pero kapag hindi, same lang sila ng Smash.
Pero halimbawa, kagaya niya, ang pinag-uusapan natin is the Raider J115FI. So, halimbawa, bibili lang ng tingi, race sprocket lang. Pwede mo yang mapalitan ng sprocket lang sa likod using Raider J115FI sa packaging niya. Medyo expensive ang packaging kapag ganun. So, pwede siya sa Raider 150FI. Mas pinaka, pwede siya kung gusto niyo makamura. This is a secret parts reveal ulit. Take note, pwede siya sa mga pang XRM. Yes, pwede yung kanyang butas. Ano siya? Kumbaga, fix siya. Fit siya. Fix siya doon. Yung rear sprocket niya. So, take note nyo yan. Kasi pag mahihirapan kayong maghanap ng ano kasi, mahirapan kayong maghanap ng mga ganyan klaseng sprocket. Halimbawa po, halimbawa, yung mga pang Rusi CG. Pag ang in-order nyo po or binili nyo or piniyo nyo, i-purchase order nyo is talagang CG or Rusi ang tatak ng packaging. Medyo mahal yan ng rear sprocket. Pero kapareho lang siya ng pang TMX. So kapag TMX yung packaging, medyo mas mura siya compared doon kung CG talaga yung tatak or lipan yung ng inyong mga sprocket sa likod. Wait lang po. Kaya same with that front fork wheel seal na i-reveal ko sa inyo na secret. Alam niyo po kasi medyo mahirap din talagang maghanap ng ganyan kapag hindi kayo hands-on or yung hindi siya kagayahan ba kapag nasa shop ka talaga, yung may mekaniko ginagawa sa shop nyo, niya malalaman niya talaga hands-on, first-hand experience, first-hand information, di ba? Minsan sa online mahirap kasi minsan may rami ding mga online seller na like yung wala talagang mga shop, di ba? Yung mga nag-online selling lang din na nag-grab ng mga picture sa ibang may mga store or shop at saka minsan din kasi nagkakamali sa mga packaging. Kahit nga may supplier din nga kami na minsan pinifeedback ko talaga sa kanila din na minsan yung mga packaging, maraming mali sa packaging. Halimbawa, sabihin na pang PMX siya, nakalagay sa packaging pang PMX, pero hindi siya pwede sa PMX 155, pwede pala siya sa mga PMX 125 lang. O kaya may mga ganung pagkakataon, marami niyan sa mga brake pad, ang dami kong salubong niyan sa mga brake pad. At saka sa mga brick shoe. Sa brick shoe talagang napakaraming mga mali-mali sa packaging na sinasabi doon. Pang ganong motor siya, pero sa totoong buhay, kapag ikabit mo na, hindi, ang layo. So, same with that, kaya senior ko sa inyo yung part secret reveal natin na pyesa. Na yung pang crossover ay same lang siya ng mga pang Rusi PC3143. And then, yung yung pang Raider J115FI, yan, kung mahirapan din kayong maghanap, is pwede siya sa pang XRM. Ayun siya. So, yung mga yung mga ibang pyesa na sinasabi ko kanina binabanggit, yes, totoo po yun. Halimbawa, kagaya niyan, yung mga pang XR 200 o kaya yung sabihin natin, yung ito i-share ko sa inyo, halimbawa, piston ring ng XR 150, ganyan. Pero pwede siyang ilagay sa Supremo, yung mga ganon. So, may mga iba pa yan, may maraming mga parts yan na halimbawa sa Kawasaki, pero pwede pala siya sa mga Honda, pwede sa ibang mga motor, ayun siya. So, yun lang yung mga iti-take note nyo po na mga sinishare ko sa inyo kasi mapapanghinabangan nyo yan in the future tulad yan. O order kayo, tapos minsan hindi rin alam talaga ng supplier kung anong number, exactong number. Tapos kapag sa supplier kasi hindi yan sila magsasabi na itong halimbawa, pwede ito, same lang yan sila, hindi. Kasi minsan nga, halimbawa, sabihin mo pang Wave 100 na engine sprocket. Eh, syempre mga pang XRM, lahat na maliliit, pwede na yun, tinatampera nila yan, padidikitan niyan ngayon ng tatak ng Wave 100, kasi halimbawa, hindi mo alam, order ka ng 12 pieces na Wave 100, 12 pieces na pang XRM 110, 12 pieces na XRM 125 na mga engine sprocket, ngayon, tatampera niyan. Didikitan lahat ng, yan, makikita mo, may dikit na yung ng tinabunan na yung pag binaklas mo yung XRM 125. Tinabuna ng pang Wave 100, XRM 110. Siyempre, para lahat, o, diba? 3 items.
12 yung nabenta instead nga isa lang, kung sasabihin nila sa'yo na pari-pariho lang yun silang gamit, pari-parihong sukat, pari-parihong laki, at pari-pariho na mga application. Hindi nila sasabihin yan. Kaya yan yung mga sinishare ko sa inyo at pakitake note nyo na lang. Okay? So, yun lang po ating maikling video dahil tayo ay may gagawin pa. And thank you so much sa nag-comment at sana ay nasagot natin at sana ay na-take note nyo yung mga na-share ko sa inyo. Importante yun. See you on my next video, at para hindi nyo nasasabihin sa susunod na, ay wala kami niyan, yun pala meron. Bye!